Morning, everybody. It's 8:20 in the morning and it's a good day to be alive in Bangkok. So ang agenda natin for today ay Grand Palace, tapos Wat Po, and then Wat Arun. Pero before that, we're going to have breakfast muna. So naghahanap tayo ng makakainan dito sa malapit sa atin, pero parang sarado pa yata sila. Eh, nag-umpisa pa lang yata silang mag-prepare ng ano, ng food. Anyway, lagi na akong bukas 7-11, so pwede tayo sa 7-11. Ayun, so sasakay tayo ng again ng train, tapos dalawang train, hindi pa tayo sa pang line. And then, mag-ferry tayo, patawid. Ayan. So, hindi ko lang alam kung matraffic yun kasi it's a weekday. Siyempre, may mga papasok sa work, ganyan. Ito, hindi pa rin sila bukas eh. Oops. Breakfast muna tayo. Tapos, saka tayo magpasyal-pasyal. So, after that, ang plano ko ay magpunta ng MBK. Pero kailangan ko pumunta ng Central World pala. Kasi, dadaan ako ng post office. Bibili ako ng postcard at saka stamp. May postcard nga dun sa Chato siya kahapon, kaso hindi ko naman, hindi man ako nakabili. Pero kailangan ko rin kasi ng stamp. So ayun, nakapag-breakfast tayo sa 7-Eleven. Sabi ko, gusto kong i-try yung green curry. Kasi wala namang nakalagay na spicy, ganyan. Siguro namang kaya yun. Mainit pa yung uso ko kasi maanghang pa siya. Basta anything with curry. Kasi may mga nakalagay na may spicy eh. Yung pala kahit walang spice, maanghang. Sakit ng uso ko tuloy. So, ngayon, sakay na muna tayo ng train. It's 8:45 in the morning. So, ito ang rota natin. Dito tayo manggagaling sa Victory Monument. Tapos, bababa tayo sa Siam. Tapos, ilipat tayo ng line dito sa Ratcha Damri, tapos bababa tayo sa Sapan Taksin, sasakay tayo ng ferry. Okay, saan hindi tayo maligaw? Victory Monument, Siam, as lipat ng Ratcha Damri. So nakarating na tayo dito sa Siam Station. Actually, paglabas doon kayo manggagaling sa kabila ay nasa likod ko. So pagtigil ng train doon kanina, meron ng train na dumaan dito sa harap. Ayan, dito tayo sasakay sa stride na to. So yung mga tao nagtakbuhan from there to here. So hindi pa ako sumakay agad kasi siniguro ko muna. Eh tama naman. So parang tubangwa. Tapos bababa ako ng Sapan Taksin. Hindi ako sumakay agad. Hindi naman nauubos yung train. At saka isa pa, on schedule naman sila. Hindi kagaya sa alam niya na. Mabilis naman. Ayan yung sinakay ko kanina sa likod. Ayan. Tapos ilipat ka dito sa kabila. So ayun,
paglabas mo pala ng train, dun mismo sa station, bago ka lumabas, meron ang nagbibenta ng ticket. So, ang one way, from dito sa Pantaxin station hanggang Grand Palace, which is N9, ay 30 baht. So, ayan, bumili na ako ng ticket. So, it's 30 baht sa Grand Palace. Yung Grand Palace is N9. Tapos sabi niya, 15 minutes daw. So, I don't know kung 15 minutes pa or 15 minutes yung ride. I don't know. Pero ayan, nandito na tayo. 30 baht. Tapos dito pala mas mura niya. Upgrade. So tingnan natin kung hindi alam kung saan tayo dyan. N9. Ay, ito. N9. So, dito tayo. Anong line? So, ang N9 ay red line. So, I don't know kung ano yung red because you know naman, colorblind tayo. Pero, sabay ko kanina yung dalawang babae, sasabay ako sa kanila. Yan. Sabay ako sa kanila. Ayun. Kasi, kasabay ko sila eh. Kanina, bumibili ng ticket. Eh, hindi ko alam yung red. So, kasabay ako sa kanila. I'm sure alam nila yung red. Siguro naman. So, nakasakay na tayo ng boat. Hindi ko na naman napindot yung record. So, hindi nyo nakita yung pagsakay ko ng boat. Nang makbang ako ng malaki-laki ng boat. Hopefully, this is the right boat. Red naman siguro. So sabi niya, red and blue, it's okay. Sabi niya gano'n. Okay. So ito, nakasakay na nga tayo ng boat. Tapos, teka lang ah. Ayan siya. Sa labas. So yun, nakababa na tayo. And naglalakad na tayo ngayon papasok sa yung Tachang Pier. Dito tayo bumaba. And naglalakad na tayo. Pupunta tayo ng Grand Palace. Ayan.
think ayan na eh. Paglabas mo parang ayan na. Kasi parang 350 meters nung naman daw. Ayun. So, pupuntahan natin siya. Ayan, may mga nagbibenta dito ng ano. Ewan ko kung ano yan. Basta may mga nagbibenta dyan. So ngayon, lalakad tayo, pupunta tayo ng Grand Palace. I think tama naman itong nilalakaran. Ayan, I think tama naman. I think ayun yung Grand Palace. Ayun yun, yes. Yun yan. Teka lang, pakita ko sa inyo. Ah, may durian. Oh, may mga kainan dito pagka gusto nyo kumain. Ayan. Ayan. Ayan na siya. Ang init lang. Ayan. So, ayan siya. So, ayun. May nag-aalok na ng tuktok. Ingat-ingat kasi ano eh tawag dito, yun yung doon kayo madadalo yun, yung camp kasi yun parang hali yun nandiyan kayo Pinoy pala. So andyan pala yung tawira, hindi ko alam kung bakit doon sila naghihintay. Ito pala yung tawira. So mainit, di prepared. Hindi na may mga hindi marunong sumunod na yan. O, oh, ayun ang tawiran dyan, nagtawiran. So, nakapasok na tayo and sobrang daming tao. Like, sobrang dami. Sobrang daming tao. Pero, namimigay sila ng ano, ng parang free hand sanitizer. Pero grabe, sobrang daming tao. So, hindi ko alam kung ano mangyayari. Sabi nila, yan o, pakita ko sa inyo daming tao. Pakita ko sa inyo daming tao. Ayan. Ang daming tao. Oh my God. Ayan, parang hindi yata natin ito malilibot. Kailangan ko lang mag-picture ng isa tapos. Grabe, ang daming tao. So bawal mag-picture sa loob, kaya dito lang sa labas. Ayan siya. Oh, sobrang daming tao. Ayan. Sobrang daming tao. Ayan ang ganda o. Panalo. O, so bawal palang naka-shoes. So dapat magkatanggal ka ng shoes. Ayan ang mga shoes. Ayan ang mga shoes nilalagay dyan. Pero sa akin, tinanong ko, sabi ko, sir, pwede ko bang ilagay na lang sa loob ng bag ko bilang malaki naman yung bag ko? Pwede daw.
So, nilagay ko yung shoes ko sa loob ng bag ko. Tapos, nagpaano lang ako. Oh my goodness, ang daming tao. Ang ganda. Grabe. Grabe, sobrang ganda nito sa loob. Mga siguro mga 5-10 minutes ako nandun. Talagang sinusuyod ko lang ng mata ko yung ano, yung mga detail. Ang ganda sa loob. Sobrang ganda. So nakalabas na ako. Grabe. Sobrang init. Tapos sobrang daming tao. As in, sobrang daming tao, jam pack. As in. Tapos hindi mo na alam kung wala kang picture na walang kasamang tao. So ayun. So hindi ko alam kung anong meron, pero parang napanood ko dati may entrance fee ito. May sinisingil na entrance fee. Pero ngayon parang hindi naman naningil eh. Walang booth na naniningil. Hindi ko alam, baka may utang ako sa government ng Thailand. Just let me know. Pero parang wala naman kasi wala namang nagsastop para magbayad. Tapos meron silang ano ngayon nga, may palibre silang may libre silang water pag lalabas ka na. Tapos pagpapasok ka, meron silang libreng hand sanitizer. So ayun. Ngayon, naglalakad naman tayo. Papunta naman tayo ng Wat Pho. Punta tayong Wat Pho. And expect ko na ganun din karaming tao. So pagpupunta kayo, hindi ko alam eh. I don't know what to suggest kasi siguro maraming tao talaga kapag weekdays eh. At saka anong oras na rin kasi dumating ako dyan, ano na, 10 na eh. So parang medyo late na rin kasi yun, na nagbubukas kasi ng mga 8:30 ganyan. So kung gusto nyong siguro konti pa lang yung tao, agahan nyo mga pagbukas pa lang dapat andyan na kayo. Eh kaso nga hindi ko yun nagawa kasi kagabi, noong oras na ako nakauwi eh, parang mga 2 a.m. na dahil pumarty ako. Anyway, ayan, naglalakad tayo pa Wat Pho. Hindi ko alam kung tama ba itong nilalakaran ko, pero mukhang tama naman. Ang init. So nakarating na tayo ng Wat Pho, mahabang lakaran. Tapos dito may ticket na 200 baht. So ayan, hanap lang akong baso lang, han. Kailangan ko itapon to. Ay, ito na. Ayan. So dito yung reclining Buddha. Hindi tayo magtatagal, mag-feature man tayo dun sa Buddha. And then that's it. Ayoko nang magtagal pa kasi sobrang init. So ngayon magkatanggal ulit tayo ng shoes. Teka lang. Ayan, at least dito meron silang binibigay na lalagyan. Ayan. So magubad muna tayo ng shoes tapos pasok tayo sa loob. So as usual, marami pa rin tao. Ito. This is the reclining room. So, I think pwede tayong mag-picture ito. Sobrang daming tao. Nakapagpa-picture naman tayo. May kasabay tayong parang group. So, nagpipicture sila. Tapos, nagpicture din tayo. Pinicture natin sa ratas, nagpa-picture tayo sa kami. So, ito, okay naman. Maganda naman dito.
Ayan mga tanawin. So, dun tayo. Hanap tayo ng iba pang photo spot. Na, okay. Check natin. Ay, ito parang mas okay itong photo spot na to. Hello. Sobrang init. Inahanap natin yung exit. Pupunta na tayo ng Wat Arun. So, dito sa may Wat po, may malapit na ferry station. So, yun yung sasakyan natin, yung Tatian. Tapos, from there, tatawid lang siya ng Wat Arun. Tapos ayun na. Ngayon hanapin na natin yung exit. Ang init talaga sobra. Pawis na pawis na. Ayun na yung exit. Itong init na to, I was sobrang stressful. Parang kailangan kong bumili ng bag. Parang kailangan kong mag-premium outlet tapos bumili ng bag. Bilang hindi nga natuloy yung ano, di ba, yung cruise kagabi. Bakit hindi? Teka nga, titingnan muna natin kung paano papunta ng Tatian. So, ito yung dadaanan papunta sa ano, sa ferry. Ayan, ang cute. Parang bahay. Oh, market. It's a market. Ito yung daanan. So, ayan na. Pagka napunta kayo doon, diretso lang kayo dito. And then, ayan ang papunta sa ferry. Mainit, syempre. Medyo matagal to. Thank you.
Oh, ito pala yung mga rent ng ano, high costume. Magkano? 5 baht. Teka lang. So, ayan na. Ayan siya, guys. Oh. 5 baht lang yung pamasahe. Tapos, laban-laban na lang to kung paano ka makakaupo. Pwedeng nakatayo lang, parang MRT. So, since kaya naman natin to, may tatayo na lang tayo. Tatawid lang naman to. Ayan yung mall. Karun. What a room here. And then that's the Wat Arun temple. Ayan. Siyempre ako una. Una bababa. Tapos, eto na yung entrance. Please dress appropriately. Ayan na. Ito na agad yung entrance sa Wat Arun. Parang medyo konti yung tao dito. Nagagaya din sa dalawang naunan dyan. Why is Buddha not for tattoo? Oh, ayan. Why is Buddha not for tattoo? Oh, number one, our body is considered dirty. Number two, people still immerse in sexual pleasure. Number three, people are not aware of their acts. Number four, the Buddha statue needs to be placed in proper position. And then number five, it's misleading. So, if you're thinking of getting a Buddha tattoo, think again. Wag na daw. So, nasa loob na tayo, pero parang ayoko na umakit dun sa kung saan umakit. Wait lang, ito siya. So, ayan. And, ayun. Tapos, ayun yung mga tao, umakit sila dyan. Ayan, no? Ayan, mga naglalakad sila, paakyat. So, aakitin ko ba? I'm sorry, I'm not supposed to.
Okay. Para sa vlog. Para sa 357 subscribers ko, haakyat ko to. Kahit ang init, pagod na ako, at saka masakit na yung ulo ko. Pero para sa 357 subscribers ko, haakyating ko. Nag-picture lang ako. Lord. Kaya natin ito. Grabe yung pagod ko. Parang deserve ko ng isang Mike Jacobs na bag. O, ayan, nakakit tayo ah. O. One of us together. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Halos ang dami naman nagpapapicture. Costume sila para naman picture. Glasky. Ayan. So, iikot nga natin. So, din tayo kap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 . Saan tayo kapapapap? Ayan. Yes, nakakit naman tayo. So, pahinga muna tayo. Actually, naikot natin. Tapos, naka-stop tayo dito kasi tinitingnan natin itong yung architectural wonder na ito. Ang ganda, no? Ano kaya nandun sa taas? I'm curious. Ayan, no? Ang ganda, no? Ang galing. Na-amaze talaga ako sa mga ganitong architectural wonder. Ayan. Panalo, diba? Ito ang pinakamagandang architectural wonder na makikita nyo, wait. Oh, ayan. Diba? Made in the Philippines. Okay, pahinga muna ako habang umiinom ng Thai tea latte. Ayan. So, thankfully, merong cafe dito. Ayan o. So, pahinga muna ako matapos yung dinanas ko. Sobrang init. Tsaka medyo maraming lakad. So, kung balak nyo mag temple hopping dito sa Thailand, dapat prepared kayo sa init, sa lakaran. Also, I would suggest na also tubig, you bring tubig. Tapos, I suggest you bring tote bag para yung sapatos nyo, kapag uubarin nyo sa mga temple, pwede nyo nang ilagay na lang sa tote bag. Tapos, ipasok nyo sa loob para bit-bit nyo. Hindi na nyo iiwanan. So, for tote bags, ang masasuggest ko, I think pwede na yung Marc Jacobs the tote bag jacquard na medium or Chloe Woody tote. Joke lang. Kahit tote bag ng pure gold yan or SM pwede yan. So lang may bit-bit kayo. Para lang may para hindi nyo naiiwanan yung shoes nyo. Tapos ayun, be prepared lang talaga sa init. Ganyan. Pero okay na yung mainit kaysa isipin mo kung umuulan yan, di ba? Eh di wala tayong magagawa. Nakaano lang tayo, nakatambay lang tayo. Eh open yung mga attractions na to. So malamang, hindi nyo may enjoy kasi umuulan. So okay na yung mainit. Kesa yung
umulan. So ngayon mag ano lang tayo, pahinga lang tayo dito. We would just try to catch our breath and then we'll figure out kung paano tayo pupunta ng MBK, because gusto kong kumain pero ayokong kumain sa ganito. Gusto kong kumain tunay na pagkain kasi parang hindi pa ako na bubusog sa kanain ko kanina eh, kasi nga maanghang, diba? Tapos di ko naubos. Tapos bumili ako ng sneakers ka ako para meron akong pang ano, pang salalay kung sakali yung ano. Because sabi nga ng sneakers, you're not you when you're hungry. But look what happened. Natunaw sa sobrang init. So ayun, pahinga lang. Siguro anong oras na ba? It's 12:28. So pahinga lang, charge ng mga gamit, and then larga na. Bilib ako dun sa mga nagko-costume kasi I mean, ito lang yung suot ko ah. Naka t-shirt lang ako, parang mamamatay na ako sa init. Pero sila naka-costume, naka-makeup pa. Good job. Kaya niya yan. Ako hindi ko kaya yan. Masaya na ako sa t-shirt ko. Tapos, basang-basa na rin to. So, ang meron lang ako dito pamunas ng power. So, baka pagka nakakita ako sa mall, bumili na lang ako. Ayun, pahinga muna tayo. Hello world! Finally, nakarating tayo dito sa MBK. Kakain muna ako. Nagugutom na kasi ako. Ayoko ng Burger King. Alam ko meron dito yung parang, meron silang parang ano eh, food court. So siguro doon na lang tayo kakain. Gusto ko kumain ng pork. Kaya gusto ko yung tunay na pagkain. Thank you. Ayan, no, oh, di naman. Dito agad ako sa ano na yan. Sa kain. Gusto ko kumain. Ito yung mga pag... Oh, pagpasok nyo naman pala dito, meron... Ayan, oh, directory ng kainan. So, pili na lang kayo dyan. Mamimili muna ako, ha? Mamaya na tayo mag-usap kapag nakakain na ako because I'm not myself. I'm hungry. Andito tayo sa 6th floor. And I think ayun yung mga kainan. Ayun o. Sa loob. Ay, tama ba? Sana naman yun kasi nagugutom na ako. Parang hindi. Wait. Ay, hindi. Ayan nga yata. Ayun o. Ay, hindi. Ayan nga. I think yan nga. Pero parang hindi yata yan yung gusto kong kainin. Dito tayo kakain sa Sulong. And I think kakainin natin yung boiled and fried chicken with rice. So, ayan. Hindi tayo kukuha na ito kasi hindi ako sumakit na yung tiyangkon. Ayoko ng mga sili-sili. Ayan. So, ayun siya. Okay, tapos na tayong kumain. Medyo bumabalik na tayo sa ano, sa normal usual self natin. So bumabalik na rin yung ulirat ko, and with it comes my sound decision making. So therefore I decided hindi na ako bibili ng bag para lang because of my minor inconvenience. Since andito na rin lang ako sa MBK, titingin na lang ako ng gold. Tingin tayo ng gold. Kasi sobrang dami ng sign na parang ano eh, kailangan ko nang bumili ng gold. Kasi nga, it's a nice investment daw, ganun. Well, it is. Kasi, yun nga eh, yung mga napapanood ko tsaka yung mga nababasa ko, isa lang sinasabi nila. Parang, kumahinig ka lang din namang gumastos.
mahilig kang bumili ng mga bagay na, na ano, all things, all that glitters, edi bumili ka ng gold kasi the value doesn't depreciate. It appreciates. So, tingnan natin. Tingin tayo ng ano, tingin tayo dito. Alam ko meron dito eh. So, hanap tayo.